Lalo na ngayon, may sinulat si Maricar dito. The past years, di ba, maraming suicides like Anthony Bourdain. And then we have Robin Williams, yung komedyante na everybody loved. Sobrang dami niyang movies. Kate Spade, one of the most successful designers in handbags. In New York, mayaman siya na babae pero nag-suicide din siya. And then we have lead vocalist ng Linkin Park, isa sa pinakasikat na banda sa buong mundo. Some of these deaths will make you think na parang meron na silang fame, meron silang fortune, kilalang kilala sila sa buong mundo. May bahay, may lupa, may kotse, maraming fans. Bakit hindi sila masaya? Lalo na pag ikaw normal ka na tao. Bakit? Ang dami mong fans, ang dami mong pera. Why did you have to think na you had to take your own life? Ngayon, ako as a lalaki naman, ilang years ago, nabalitaan namin si Tiger Woods na napangasawa niya is a beautiful model. Tiger Woods was a famous golfer in the early 2000s. Tapos, na-involve siya sa isang legal separation ata o annulment because nag-cheat siya on his wife. Yeah. Sobrang maganda yung babae. And yet, naghanap pa siya ng mas maganda. To a guy, mabigat na story yung kay Tiger Woods kasi minsan, pag nasa college kami yung mga lalaki, parang, tingnan mo, ang ganda nun. Pag naging girlfriend ko yun o maging asawa mo, yung napakagandang babae. Kay Tiger Woods, ito na isa sa pinakamagandang babae sa mundo and yet kulang pa rin. I think a lot of times guys don't understand, especially if they're younger. Feeling nila, pag nakuha na nila itong girl na to, they will be happy. Pero nung nakuha na nila yung supermodel, meron at meron talagang lalabas na problema. Nakakaano siya kasi una, he's at the peak of his career, pinakagrabe siyang kumita. Sikat na sikat siya sa buong mundo and then he has a supermodel na wife. So it makes you check muna yung parang bakit ganon? Akala ko ba pag mayaman ka, sikat ka, maganda yung career mo, tsaka maganda yung asawa mo, magiging happy ka. Ako rin kasi, I confused goal with purpose. Dati akala ko, okay na yung goal. Parang I want to have a good life, to make money, to travel with my friends, to finish school, I'll pay for my house. Those are my goals. And then magiging okay na yung buhay ko, happily ever after. Kulang pa pala yun. Nung na-meet ko si Richard and his friends, lalo na yung mentor namin, yung manager namin si Erickson, nakita namin na iba pala yung goal dun sa purpose. Ang goal pala is yung house, get more money, travel more. And when you reach them, usually, you will look for something else, a new goal. Hindi naman masama yun. Pero yung pinakatuktok pala nun, maganda, meron kang purpose na nag-guide dun sa goals mo.